hindi na sila Filipino pero Filipino Americans na sila. So kailangan mag participate na sila sa pagboto. Maging isa tayo para marinig nila ang ating pahayag o paniniwala bilang isang Filipino-American community. Milyon-milyon na tao sa Estados Unidos ay mayroong kalayaan para bumoto. Subalit, hindi sinasamantala ng mga tao ang ganitong magandang oportunidad. Bakit sayangan ng chance ang mga dinig? Ang pagboto ay nakakapekto sa iyong komunidad, sa iyong bansa at sa inyong kinabukasan. Ang boto mo ay ang boses mo. Dito, makikita natin kung paano makaboto, kung ano ang kailangan gawin para bumoto, at ang kagamitan pwede para sa iyo. Ako ay isang retiradong guro. Nagturo ako sa mataas na paaralan ng Morse ng 10 taon. Subalit, bago niyan, ako isang school administrator sa Pilipinas. Sa Estados Unidos, umaabot na kami ng 20 taon nakatira. Dahil nung ako'y nasa Pilipinas, meron kami noon ng martial law at nararanasan namin ang hirap ng buhay at siyempre kapag martial law, marami kang nararanasan mga bagay-bagay na dapat mo maranasan sa isang demokrasya. Halimbawa, walang eleksyon. Lahat ay presidential proclamation. At yung aking may bahay, si Ginang Idos, ay kamuntik ng naaresto for political reasons. At ako'y nag-aalala na mga anak ko ay lalaki na hindi man lang maranasan mabuhay sa isang demokrasya. Ay isa pang rason kung bakit ang eleksyon sa Amerika ay napakamahalaga sa akin ay sapagkat matagal na panahon hindi ko naranasan sa Pilipinas. Dito sa Amerika, napakaganda yung may eleksyon bago matapos yung gabi. Alam na natin kung sino ang magiging presidente natin, Pangulo ng Amerika. Sa Pilipinas, napakaliit na bansa, subalit aabutin ng mga araw, linggo, at marami pang gulo bago maproklama kung sino ang magiging Pangulo. Kaya dito, madali lang, malinis ang pamamaraan. Sa Pilipinas ay marami pang dapat pag-aralan, medyo magulo. Ang ginagarantiya ng batas ng karapatan ng mga botante ay magkaroon ng mapayapa at maayos na karanasan sa pagboto. Sa Voter Bill of Rights, kung kinakailangan, pwede kang magkaroon ng mga materyales sa wikang Pilipino kung merong sapat na Pilipino sa inyong komunidad. Pagboboto ay isang mahalagang gawain o responsibilidad ng isang mamamayang Amerikano. Sapagkat tayo na sa demokrasya, ang buhay ng demokrasya ay sa pamamaraan ng pagboboto. Kung hindi natin pakikilaman ang pagboboto, ang mangyayari niyan ay maaring ang magiging opisyalis natin ay mga taong hindi hangad ng karamihan. I'd like to congratulate you on this remarkable day in your lives and welcome you as new citizens. Today, you will gain an important new right, the right to register to vote, and the right to cast your vote in upcoming elections. Naging citizen ako sa Golden Hall sa downtown. Pagkatapos ng seremonya, merong mga taong nagtatrabaho sa register voters. Tapos binigyan kami ng form para mag-register to vote. Ang mga kinakailangan para bumoto ay isang mamamayan ng United States, hindi kukulang sa 18 taong ang edad o bago ang susunod na eleksyon at hindi nakabilanggo o parelado ng isang krimen. Ang isang mamamayan o citizen ay pwedeng magparehistro sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang forma ng pagpaparehistro. Ang huling araw ng pagpaparehistro sa bawat eleksyon ay 15 araw bago ang nakatakdang araw ng eleksyon.
may mga tao na hindi nagre-rehistro. Sa aking palagay ay maaring hindi nila naiintindihan ang kahalagahan ng pagbubuto. Isang rason kung bakit kami ay nagpunta rito sa Amerika ay upang maranasan ng aking mga anak kung paano bumoto. Kaya ang aming pagpunta sa Amerika, dahil sa nasa bansang Amerika na kami, nararanasan ng aking mga anak kung paano mabuhay sa isang demokrasya, makapagbuto, at iyan ay isang mahalagang bagay na maaari kong ipamana sa aking mga anak. Madali lang ang pagboto. Markahan lang ang balota ng gusto mong iboto at ibigay sa poll worker. O kung ikaw ay isang botante para sa balutang pangkoryo, markahan lang ang iyong balota ng iyong boto at ipakoryo ito bago ang araw ng eleksyon. Ang aming opisina ay nangangailangan ng mga bilingual na magagawa sa lugar ng botohan o bilingual poll workers para tumulong sa ating mga kababayan para makaboto sa wikang Pilipino. Kami naging mamamayan na ng bansang Amerika at hindi ko makakalimutan yung aking nararamdaman ng panahong yon. Noong araw na yon, ang kasabay kong katabi ko ay isang Vietnamese nung ang Vietnam ay naging komunista. Ngayon, nabanggit ko ito sapagkat ito ay isang Vietnamese, ako naman isang Pilipino, na sa ngayon ay gusto nang maging isang American citizen. At magkaiba man ang aming pinanggaling ng bansa, pero iisa ang aming hangad na mabuhay sa bansang Amerika at maranasan kung paano mabuhay sa isang bansang malaya.